So, ngayon kung pag-aaralan ninyo, eh kapani-paniwala ito sapagkat itong mga taong ito ay kung tawagin niya ni under duress nung gawin nila ang kanilang mga paratang, mga inimbento at maling paratang laban kay Senador Leila Delima. Kaya ngayon, tumutugma na ang mga, di ba yung tatay ni Kerwin Espinosa, pinapatay din, di ba? Oh, yung ibang mga testigo na namamatay na sa loob ng bilangguan o pinalalabas na patay. Ha? Hindi mo maalam kung buhay talaga o patay. Merong sinunog, di umano, ay ano raw yun? Yung pagsunog, ano ba yung kinremate? Ha? O siya ba talaga yung kinremate? Kasi wala namang nag-identify sa kanya. Di ba? Na kinremate nga siya. Eh baka bumili lang kayo ng patay kung sasakla nga eh. Nabibili ang patay eh. Para lang may merong makapagpasugal eh. Di ba? Ng saklaan. So hindi na kwan yun. O ngayon, bakit ngayon lang nila sinasabi ito? Kasi matatapos na ang administrasyon at kailangan na nilang magsalita ng totoo. Unang-una, lahat naman ng tao may konsensya yan eh, di ba? Maliban sa iilan na talagang wala ng konsensya. Ha? O, kinukonsensya sila. Ngayon, itong dating MBI official na kuwano na itinalaga ni Delima sa New Bilibid Prison. Ang pangalan nito ay si Rafael Ragos na ginawang OIC sa Bucor o Bureau of Correction. Ha? At sinasabi niya ngayon na yung dating injustice secretary na si Vitelliano Aguirre II ang namilit sa kanya, ha? Nanakot upang tumistigo laban kay Delima. Kasi ang Bucor ay nasa ilalim po yan. Attached agency yan ng kwanho, ng Department of Justice. Under yan ng Department of Justice. Oh. Si Ragos po ay gumawa dati yan, matatanda ninyo, ng mga paratang labang kay Delima sa iba't ibang pagkakataon simula pa 2016 sa House Justice Committee hearing tungkol sa illegal drug trade sa NBP. Ha? At sa mga hearing na yan, sa Muntinlupa naman, Regional Trial Court 2004, hindi lang doon, pati sa Regional Trial Court nung ito'y sampahan ng kaso si Delima dyan sa korte. Ang sabi niya, I just want to clear something. Gusto ko lamang liwanagin ang ilang bagay that has been on my chest since this has been concealed for so long. Gusto ko lang liwanagin, bigyan linaw itong nakadagan sa akin dibdib na matagal nang kinikimkim sa mahabang panahon. Sinabi niya ito sa harap ng mga media. Ngayon, sabi niya, it doesn't matter if these people would get mad at me. Hindi bali na niya. Hindi na mahalaga kung itong mga taong ito ay magagalit sa akin. What matters here is the truth. Ha? Ang pinag-uusapan na rito ay yung katotohanan. Those who did wrongdoings would be mad. Kung sino man ang gumawa ng mali, ha? Ay magagalit. Eh ano, pakialam ko pa. Di ba? Sabi ni nitong si Ragos. Oh.
Itong si Lagos ay nagbigay ng press conference pagkatapos na yung isang drug suspect o drug lord, si Roland Kerwin Espinosa, ay bumaliktad na rin sa kanyang mga aligasyon laban kay Delima. Ang sabi ho ni Lagos I couldn't do anything back then. Wala ko anyang magawa noong mga panahon na yun. Mga kaibigan, if the Secretary of Justice himself is coercing you, ano magagawa mo kung yung mismong Justice Secretary ang namumuwersa sa iyo? What can you do? He can do more than I can do anything. Mga kaibigan, sabi niya sa kanyang diba nung kamakailan, itong si Pacquiao ay nagsalita. Ha? Binanggit niya pa si Dayan. Hindi ba kasunod nun sinabi ni Dayan na hindi totoo sinasabi ni Pacquiao. Kasi ito raw, pinagtapat daw ni Dayan sa Senate here. May mga pinagtapat sa Senate investigation. Ano sabi ni Dayan? Hindi totoo sinasabi mo Nung ako pagsalitain ninyo sa Senado, under duress ako Ano magagawa ko? So madalit sabi, nagkaroon ng malaking conspiracy. Kaya nagagalit si Senador Antonio Trillanes Deport ngayon kasi may mga mambabatas na naging kasangkapan para madiin si Delima sa kaso, mga kaibigan, na mga ikinaso sa kanya. Sabi ni Lagos, I now hereby declare and make known to the whole world that there is no truth whatsoever. Ako'y dinideklara ko upang malaman sa buong mundo na walang katotohanan ano paman sa mga affidavits na kanyang inihain sa Congress at sa court, maging sa hukuman na kanyang mga testimonya or any other statement made in the media na aking mga naipahayag din sa media or other investigatory proceedings, including the Senate and the DOJ Department of Justice, on the delivery of monies to Secretary Delima. Walang katotohanan na siya'y nag-deliver ng pera o Ronnie Dayan in whatever amount na anumang halaga. Kasi di ba sinasabi niya dati nag-deliver siya ng pera para sa eleksyon, di ba? Pangkampanya ni Delima. Dinagdag nitong si Lagos, even if there was any cash handed to him, kahit na raw merong ibinigay na pera sa kanya, he would have immediately conducted an investigation and filed a case against the responsible individuals instead of following the instruction of an unknown caller, NBP inmate Hans Tan, to deliver a package like an ordinary messenger. Yung akusasyon niya na ginawa, di ba? Na siya'y nag-deliver ng pera. Kahit pa totoo, halimbawang totoo yan, paimbestigahan ko muna, di ba? At maghahain ako ng sampa. Magsasampa ako ng kaso sa mga taong yan. Ito, basta hanapin natin yung iba. Ayon kay Lagos, itong si Aguirre ay in-escortan siya. Meron ako narinig kanina doon sa ano raw,
Narinig ko yung boses niya kanina sa radyo, sa balita. Bago yung House Justice Panel ay nagsagawa ng investigasyon sa NBP, sa New Bilibid Prison, tungkol sa drug trade, ipinahayag ni Ragos na itong si Aguirre sa pamamagitan ng isang Danny Yang ay inimbitahan siya na dumalo sa isang meeting sa isang resort sa Parañaque City. At ang mga naroon ay si NBI Intelligence Director Dante Giran. Ito yung nilagay sa PhilHealth, di ba? Na walang nangyari. At dalawang abogado mula sa Public Attorney's Office. Ayon kay Ragos, si Aguirre ay sinamahan siya sa isang kwarto kung nasaan naroon si Ablen. Itong Ablen, nagngangalang Ablen. At ipinakita sa kanya ang isang kopya ng salaysay. Mga kaibigan, I asked them, tinanong ko sila, ano yan? What's that? Sumagot daw itong Ablen. Ginawa namin ni Esmeralda yan, naku po. Itong tinutukoy na Esmeralda rito, ito si Kwan eh. Si Ray Esmeralda ng MBI. May kopya siya niyan. Tinanong niya muli ng si Aguirre. Ang sabi sa kanya raw ni Aguirre, mag-execute ka ng affidavit na tutugma dyan sa statement ni Ablen. Yung palang Ablen may statement. Yun yung pinakita sa kanya. Yung tutugma dyan, gumawa ka ng... Kasi abogado itong si Kwan si Ragos MBI di ba? Mga kaibigan, so alam nilang gumawa ng mga affidavit. Yan po, mga kaibigan. Pinagagawa siya ng affidavit na tutugma doon sa statement nung Ablen. At sinabi rin daw ni Aguirre, kung hindi, alam mo naman mangyayari. Ayun na, may pananakot na po. Ragos also said he was asked to support and falsely corroborate the affidavit's statements and testimonies of Ablen, whom he said also falsely accused him of being involved in Bucor's alleged illegal activities. Sinabi raw na suportahan mo yung mga false o mga maling paratang doon sa affidavit na yon. Kailangan gumawa ka rin doon sa testimonya nitong Ablen. Sinabing ito rin ay nag-aakusa sa kanya, pati siya ay ginawa ng akusasyon na sangkot siya sa illegal activity sa Bucor. Kaya napilitan din si Ragos na idagdag sa kanyang mga naunang affidavit na ang perang sinasabi niyang idiniliber kay Delima at Dayan ay nanggaling sa isang Peter ko. At banggitin na ang cash, yung pera, ay kanilang parte sa illegal trade. Yung pala, invento yun. Mga kaibigan, there is no truth to this statement, sabi ni Ragos sa kanyang affidavit. I only stated this in order to further implicate Secretary Delima. Ginawa niya lang yan, sinabi niya lang yan para idiin si Delima at si Ronnie Dayan sa illegal drug trade criminal cases na isinampa laban sa kanya, kay Delima, alisunod sa utos atas nitong si Aguirre, si BMW na buhok mo wig, mga kaibigan, ano po.
Ipinaliwanag niya na si Aguirre ay tinawagan siya upang sila'y magkita sa San Juan City. At sinabihan siya na gumawa ka ng panibagong salaysay na isama mo si Peter ko. Dahil wala raw maniniwala sa kanya kung sasabihin niya hindi niya alam kung saan ang galing yung pera na dapat i-deliver niya kay Delima at kay Dayan. Ayun, kaya pala nagsama ng pangalan na Peter ko. Yung nakakulong ito eh, di ba? Oh, mga kaibigan, ituro mo yun na dyan ang galing. Kasi drug lord dyan, nasa bilangguan yan eh. Si Ragos ay sinabihan ni Aguirre na gumawa ng sinumpaang salaysay para maliwanag na nagsasaad state explicitly that the delivered cash yun daw idiniliber niyang hindi naman totoo na pera para tustusan ponduhan yung pagtakbo ni Senator Delima noong 2013 midterm election. Forced to cooperate. 2013 ba yun? Hindi 2013 yun eh, di ba? 2016 yung tumakbo si Delima eh. Ngayon, ano sabi? Siya'y napilitang o pinilit na makipag-cooperate. Mga kaibigan, ang dami palang sangkot dito. Nabanggit si Ray Esmeralda na tanggal na yan eh, di ba? Natanggal yan eh sa MBI eh. It's very apparent. Siya, Aguirre, si Aguirre yun, mismo namumuwersa. It was Aguirre himself who was forcing me. Yan ang sabi ni Ragos. Eh, alam nyo, may susunod, mga susunod pa kaya dito na magtatapat. Kailangan niyang magpagwapo kay presidente. Yan ang sabi ni Ragos. Ragos named two NBI officials. Pinangalanan ni Ragos ang dalawang NBI officials na naging dahilan para magkaroon siya ng mahirap na pamumuhay sa bilangguan. Aside from those personalities, he also said one of the prosecutors meeting him advised him, magtistigo ka ng mabuti, minomonitor ka ng Malacanang. Yan, mga kaibigan. Hindi ba, noong nakaraan taon lang eh, last year or mid last year, di ba merong isang PNP official na pumuputak sa social media? Hindi na yata nasusustinihan, kaya parang nagbablap na magsasalita na ng katotohanan. Kitang kita naman eh, mga kaibigan eh, na fabricated lahat itong mga paratang labang kay Delima. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang dahilan, simple lang eh. Under duress sila eh. Di ba? Tinatakot ka, kakasuhan ka, kailangan mong gawin yan, di ba? Para maisalba mo sarili mo. Kaya yun ang dahilan kung bakit ngayon na lang nila ipinagtatapat ito. Pwede ba yan? Sinasabi ng Department of Justice, hindi raw magagamit yung testimony ni Kerwin o yung salaysay na yan ni Kerwin Espinosa dahil hindi naman siya testigo dun sa kaso, mga kaibigan. Tignan natin, di ba? Alam nyo, may kasabihan tayo eh. Hindi bali tayong magpalaya ng 1,000 may kasalanan
kesa magkulong tayo ng isang inosente.